Nagbabala po ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko tungkol sa mga naglipa ng pekeng pera. Mas madali na raw ngayon makapag-print ng pekeng pera, kaya dapat alam nyo kung paano ito mabibisto. Narito po ang report ni Ruth Cabal. So magkakahiwalay na ano yan, magkakahiwalay na... Ngayong Pebrero lang, ito na raw ang mga peking perang naibayad sa convenience store na ito sa Quezon City sa apat na magkakahiwalay na insidente. Si Jepoy ang nakatanggap ng 1,000 piso mula raw sa isang customer na dikotse pa. Aabot ang kanilang pera na naka-fold, tapos nabago yun. Natanggap ko, nasuklian ko pa siya, may card na siya, mayroon pa siyang sukli. 100 pesos. Ang isa pang convenience store sa Quezon City noong 1 linggo nakatanggap din daw ng pekeng 1,000 piso. Dinala namin sa isang eksperto sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga pekeng pera. Napansin ko doon sa mga pekeng pera ay yung kulay. Uh-uh. At ang isa pa ay yung kanilang salat, uh-huh, madulas. Uh-huh. Na dapat? Na dapat magaspang kasi unang-una... mararamdaman mo yung mga embossed prints, lalong-lalo na dito sa parte ng Republika ng Pilipinas at saka dito sa amount in words. Yun. Pag ito ginalaw-galaw mo, itong tunay, makikita natin ang change ng color from violet to green. Dito, violet lang siya kahit paano gawin violet natin. Lang. Dapat din daw tignan ang watermark o yung anino ng taong nasa pera. Dapat kamukhang-kamukha. Sa pekeng 1,000 pisong ito, ang watermark, kala mo yung mga cartoon character. Araw-araw, marami raw tina-turnover na pekeng pera sa BSP. Karamihan galing sa mga bangko na pinapasuri daw ng mga depositor. Kung dati raw kasi malaki ang operasyon ang kailangan sa paggawa ng pekeng pera, ngayon raw tila mas madali na. Kaya nga raw ang BSP, maraming security features na inilagay sa ating peso bills. Before, pwedeng ganon. Kasi kailangan nila ng printing press. Pero hindi nila makakaya or makokopya yung mga security features na meron ang genuine currency. May pabuya ang BSP sa mga makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga gumagawa o nagpapasa ng peking pera. Ang namimeke, 3 hanggang 5 taong kulong naman ang parusa. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting.